At ito na nga mga kapatid, no, good news para sa lahat ng mga supporters ng The Barkads, no, lalong-lalo na ng TVJ, dahil naipanalo na mga kapatid, no, sa wakas ng Tito Vic and Joey ang kasong isinampa nila laban sa Tape Incorporated at GMA Network, no, sa paggamit ng Itbulaga. At ngayon ay kinatigan sila mga kapatid ng korte na talagang sila, no, ang totoong nagmamay-ari niyan. Actually, ang haba pa nga nung kasuhan na yan, eh, no? Ang haba pang ang tumakbo niya, dapat saglit lang yan, eh. No? Kasi alam naman natin mga tol kung kanino talaga yan. Pero syempre, dahil nga dumaan sa legal na proseso, eh ganyan talaga kabilis ang usad ng batas mga kapatid dito sa ating bansa. Well, eto, panonoorin natin. Bibigyan natin to ng commentary and reaction video mga kapatid. Ang balitang to, ayan, no? TVJ panalo versus Tape Incorporated GMA Network sa paggamit ng Itbulaga. So ano kaya masasabi ngayon ni Paolo, no? Ni Paolo Contis, no? So tapos na ang laban, no? Frontline tonight mga kapatid, panoorin na natin 'to. Naipanalo ni na Tito Vic and Joey ang paggamit nila ng titulong Itbulaga kontra Tape Incorporated at GMA Network. Nasa frontline ng balitang 'yan si MJ Marfori. Nanalo po tayo. Tayo po ang may-ari ng Itbulaga. Sila naman talaga, eh, no, mga tol. Hindi ko lang din kasi talaga maintindihan at hindi natin maintindihan kung bakit napakahirap bang bitawan yung pangalang Itbulaga na yan. Total, binitawan naman nila yung original na may-ari, original na gumawa. Tito Vic and Joey na bitawan na, eh, no? Well, di naman actually binitawan, no? Nag-resign talaga sila dun, umalis. Kasi hindi nila nagustuhan daw yung management. Pero eto, mga tol, kung umalis na sa'yo yan, respeto, pwede mo namang mag-isip ka na lang ng pangalan, eh. Ngayon tuloy, pinagbabayad tuloy sila ng 3 million pesos. Napakalaking halaga rin yun, di ba? Si Willie Rebillame nga, eh, bawat lipat niya, kung saan-saan siya lumilipat, iba't ibang pangalan din ang daladala niya, di ba? Bakit yun? Nagagawa naman niya. So eto mga tol, kung binitawan na lang agad doon ng tape at nag-move on na, gumawa na ng ibang palabas, baka sakaling naging maayos pa lahat. Kasi no-brainer na lang mga tol, eh. Pag sinabing Itbulaga, Tito, Vic and Joey talaga yan, di ba? Lahat naman tayo alam yan, eh. It's official! Sina Tito, Vic and Joey o TVJ, ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Panalo ang TVJ sa isinampan nilang kasong copyright infringement at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network. Base ito sa naging desisyon ngayong araw ng Marikina Regional Trial Court. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated at GMA ang titulong Itbulaga at EB. So abangan nyo kung ano mapapanood ninyo mamaya o sa susunod na araw mga kapatid sa Monday. Tama ba? Meron ba sila sa pagsabado? Monday mga kapatid, no, kung ano na ang pangalang gagamitin ngayon. Dahil ito na, no, ibinaba na ang nanghatol ng korte na hindi na daw pwedeng gamitin ng tape ng GMA yung Itbulaga mga tol. So alam na natin mga tol, pag napanood na natin ulit itong TVJ, hindi na EAT, no, hindi na It, kundi Itbulaga na talaga gagamitin nila official. Kasi legal na yon, no. Hindi na tipo yung tipong sapilitan o ano, no, patigasan na lang. Ito talaga, ito nga maganda sa kanila, no, kahit na alam nilang kanila yan at sila talaga may karapatan dyan, hindi sila nagmatigas, no, dumaan talaga sila sa proseso at sila pa nagpakumbaba, sila pa nag-adjust. So since na nanalo na sila, ito na, magagamit na nila talaga yan, official na, magiging pangalan na ng show nila, hindi na EAT, hindi na It, kundi Itbulaga na talaga. Ngayon sa kabilang banda, sa kabila, hindi natin alam kung ano ang magagamit nilang pangalan mga tol, no. Dapat kasi talaga no, binitawan na agad ng tape yan, eh. Pero eto mga tol, dito rin mayroon din tayong matututunan dito, eh, di ba? Biruin mo mula 1981 ba o 1982, magkakasama na sila, di ba? Sobrang tagal na mga tol. Pero sino mag-aakala darating ang panahon na hahantong din sa ganitong mga pangyayari? Anumang bahagi ng show na nilikha ng TVJ. Sa panayam ng 1PH sa legal counsel ng TVJ na si Attorney Buco de la Cruz, ibig lang sabihin nito, pwede nang gamitin ng TVJ agad-agad ang Itbulaga. Anumang portion nito, kanta, jingle, segments ng mga nilikha ng TVJ. Dahil sabi ng korte, ang lumikha nito ay ang TVJ at ang karapatan
para sa paggamit nito ay nakay TVJ lamang. Mm-hmm. Kailangan ding magbayad ng danyos ng tape na aabot sa 3,000,000 piso. Bukod dyan, ibinasura na rin ng Marikina RTC ang mga counterclaim ng tape at GMA dahil sa kakulangan ng merit o legal na basihan. So final na talaga, no? Wala na, binasura na yung mga counterclaim nila eh. At saka isa pa, pinagbabayad pa sila ng 3 million. Well, yung 3 million, maliit lang sa kanila yun. Pero syempre, di ba, mga tol, actually, sa katotohanan lang talaga, hindi na sila dapat lumaban pa eh, no? Sayang lang sila ng oras at panahon eh. Dapat talaga gumawa na lang sila ng ibang show nila eh. Well, ito, nangyari na ang dami nating natutunan, mga tol, no? Na talagang kahit na gano'n na kayo katagal magkasama, posible pa rin, no? Dumating talaga sa mga ganitong punto. At alam mo na pag hindi sa'yo, huwag mo na talagang ipaglaban pa. Hindi na sa'yo yan eh, di ba? Pag hindi sa'yo, huwag mo nang ipaglaban pa dahil talagang hindi ikaw mananalo dyan, bandang huli. Masaya at emosyonal itong inanunsyo ng TVJ kanina sa kanilang Facebook Live. Ito nga yung tinatikap ko ng grupe yung aking sinasabi na tayo po ang may-ari ng Itbulaga. Maraming salamat sa inyong pagtangkiling. Maraming salamat sa pagtasal. Thank you. Thank you. Ano yan? Ating talaga. Congrats! Ang Itbulaga. Napakanta pa ang TVJ ng theme song ng Itbulaga kasama ang kanilang production team. Bawal patugtugin mga kapatid, no? So ito mga tol, no, congrats, no, sa lahat ng mga solid barkads, no. Syempre, alam niyo naman eh, umpisa pa lang alam niyo na kung sino mananalo diyan eh, di ba? So ito mga tol, yun nga, no, sa kabila ng napakahabang proseso din mga tol, hindi natin nakakalain na aabot din pala ng ganito katagal na proseso yung ganito mga labanan, no. Pero syempre sa bandang huli na naig pa rin yung naig pa rin yung totoong nagmamay-ari, mga tol. Hindi tayo galit, no? Hindi tayo anti, hindi tayo tawag dito kontra dun sa kabilang panig, no? Ang iniisip lang natin, bakit pa kasi nila ipinaglalaban? Alam naman ng buong mundo, alam naman ng buong Pilipinas yan na kapag sinabing Itbulaga, Tito Vic and Joey, no? Sasayang pa sila ng panahon eh. Hindi natin alam kung bakit pa nila ipinaglalaban, mga tol, eh, no? Pero well, ganun talaga siguro, nasanay na rin sila sa pangalang Itbulaga. At hindi naman sila artist na katulad ng TVJ para makaisip agad-agad ng title. Hindi rin sila katulad ni Willie Revillame eh, na kahit saang istasyon lumipat, may panibagong pangalan at kayang pasikatin ulit. Etong tape, medyo nahirapan sila sa part na yan. No? Kaya yung EB, hindi na nila pwedeng gamitin. Itbulaga, hindi na nila pwedeng gamitin. At hindi natin alam ngayon kung ano ang masasabi dyan ni Paolo Contis, mga kapatid. Kasi siya yung parang tumatay yung lead host eh, no? Doon sa Itbulaga, mga tol. Well, anyway, congrats ulit sa lahat ng mga solid da barkads, mga kapatid. Malamang lahat kayo ay masayang-masaya, no, sa pangyayaring to. At nakikisaya rin naman tayo, mga tol. Kahit na hindi tayo masyadong nakakapanood ng mga palabas sa telebisyon, mga kapatid, no? Pero alam naman natin, batang-bata pa tayo, pag sinabing Tito Vic and Joey, Itbulaga talaga yan, mga tol. At pag sinabing Itbulaga, Tito Vic and Joey talaga yan, no? So ito sa ibang mga balita, mga tol. Lipat tayo sa ibang mga balita, no? Yan, no? Pagpasok daw ng ICC investigator sa Pilipinas, hindi makumpirma ng Bureau of Immigration, mga tol. So hindi nila alam, no, kung andirito na ba sa Pilipinas ang ICC, mga tol. O wala pa, no? Ito, panoorin natin to pa saglit na balita lang, mga tol, para at least alam natin kung ano yung nangyayari ngayon sa usapan ng ICC. Ito, matagal nang nanggigigil sa Pilipinas to, mga tol. Hindi po nila mabe-verify o makonfirm kung pumasok nga ba talaga yung mga taga-ICC. Wala umanong impormasyon ang Bureau of Immigration kaugnay ng sinasabing pagpasok sa bansa ng mga miyembro ng International Criminal Court o ICC. Parang ang labo naman nun. Ibig sabihin, wala pa rito yan kasi papasok sila rito tapos hindi alam ng BI, di ba? Pero ito, alam naman natin, matagal na nanggigigil dito sa Pilipinas yan. Mag-imbestiga talaga kay Duterte. At ganun din naman, no? At ngayon, naisusulong na naman ulit nila kahit na sinabi na ni PBBM dati na hindi natin alam kung pangangatawanan talaga ni PBBM yun na hindi siya interesado at hindi niya i-welcome itong ICC dahil tumiwalag na nga tayo dyan. Pero sila kasi talagang gusto nilang paimbestigahan si Duterte, no? Kayo, ano masasabi nyo about dyan?
Ayon kay Department of Justice Spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, hindi rin makumpirma ng BI kung dumating sa bansa si ICC Prosecutor Karim Khan. Kaya maging sila ay walang ideya sa balitang nasa bansa na ang mga taga-ICC. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila. No? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Ah, okay. So ano pala sila, no? Tawag dito, low profile. No, papasok sila rito pero hindi nila isasabihin na taga-ICC kami. Andirito kami para mag-imbestiga, no? So papasok sila rito ng unknown, no? Sabing ganon. Tapos magkakandak sila ng investigation nila at hindi naman natin alam kung sino-sino mga tatanungin nila. Kung magiging fair, kung magiging patas ba ang mga tatanungin nila. Baka kasi maging one-sided lang mga tol eh. Diba yun ang posibleng mangyari, lalong-lalo na hindi natin sila kalahi. At the same time, hindi natin alam kung sino ang political party na pinapaniga nila. Kasi para sa akin mga tol, ito para sa akin lang ha, pamumuliti ka lang talaga yan mga tol. Si Solicitor General Minardo Guevara sinabing maaari namang makapag-imbestiga ang ICC prosecutor kahit hindi ito personal na pumunta ng Pilipinas. Paghahayag ni Guevara, mayroon namang local groups na nagbibigay ng suporta o assistance sa kanya. At sakaling nakapasok naman ang mga tauhan ng ICC sa bansa, mayroon dapat impormasyon dito ang Bureau of Immigration o BI. Nauna nang sinabi ni dating Presidential Spokesperson Jare Roque na kumpirmadong nandito na sa bansa ang mga kinatawan ng ICC at nag-iimbestiga. Ito umano ay labag na sa ating saligang batas. Tama. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kasi mga tol, diba, tumiwalag na nga tayo dyan. Diba? Madaling intindihin mga kapatid yung tumiwalag eh. Ibig sabihin, umalis ka na dyan. Diba? So ibig sabihin, hindi ka na sakop ng jurisdiction nila. Diba? Hindi ka na sakop ng ano nila. Halimbawa na lang mga tol, ha, dito na lang sa bansa natin. Lumipat ka na ng lugar, nag-transfer ka na ng mga ano mo. Nag-transfer ka na halimbawa ng sa pagboto, for example na lang. Nag-transfer ka na. So, hindi ka na sakop ng barangay mo. Diba? Wala nang karapatan yung barangay mong ipatawag ka pa. Kasi nga, iba na yung nakakasakop sa yung barangay. Diba? So, ganun din dapat dito, mga tol. Eh. Kung papasok sila rito para mag-imbestiga, diba? Labag na nga talaga sa constitution yun. Lalong-lalo na kung humiwalay na naman tayo sa kanila. Pero syempre, yung mga detractors, yung talagang mga, alam nyo na, may personal na galit at interest, mga kapatid, no, dito sa gusto nilang paimbestigahan at gagawa ng paraan niyan to the point na baliktarin mo na lahat na pwede mong baliktarin para magawa mo yung gusto mong gawin. Kaugnay nito, umaasa ang DOJ kung maaring makipag-usap sa kanila si dating Secretary Roque at maibahagi ang mga impormasyon o nalalaman nito hinggil sa ICC. Bagamat ang paniniwala ng DOJ ay maaring patuloy pang biniberipika ni Roque ang mga nakuha niyang impormasyon. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point, he will come forward with that information. Kinuna ng UNTV News ng reaksyon dito ang dating kalihim, ngunit wala pa siyang tugon. Dante Amento, UNTV. Well, si Roque may sabi nun, mga tol, si Attorney Roque may sabi nun na kumpirmado na daw na nandirito na sa Pilipinas ang ICC at nag-iimbestiga, mga tol, no? Pero yun nga, mga kapatid, ano sa tingin ninyo, ito ba isang ayon sa ating batas o labag sa batas? Pero ang sabi nga, di ba, labag daw yan sa konstitusyon o sa saligang batas natin. Kasi nga, unang-una, tumiwalag na tayo sa kanila. Di ba, napakadaling intindihin yun at hindi mo kailangan mag-graduate ng napakataas na antas para maintindihan mong wala na silang karapatan dito sa ating bansa para mag-imbestiga-imbestiga pa ng ganyan, mga kapatid, no? Na talagang tulad nga nung sinasabi natin dati, ang pangit na talaga ng takbo na politika rito sa bansa natin, mga tol. Well, di na sila nakafocus doon sa dapat problemahin talaga eh. Doon sa dapat bigyan ng solusyon. Nakafocus sila doon sa mga bagay na nakaraan na. Diba? Tapos na yung panahon ni Duterte, tapos na yung panahon ni Digong, mga tol. At ang kailangan nilang tutukan, mga tol, yung mga naiwan ni Digong ngayon, problema katulad ng pagtugis sa atin ng hindi naman pagtugis, no,
pag ano sa atin ang China, mga tol. Dahil nga sa paikipagkaibigan ni dating President Duterte sa China at na-baby niya ng husto, eto ngayon ang kinakaharap ng ating administrasyon ngayon, kinakaharap ng ating mga kasundaluhan at ipinaglalaban ngayon ng sambayan ng Pilipino etong soberanya natin sa West Philippine Sea. Isa pa, yung utang ng Pilipinas, mga tol, na tumaas din nung panahon ni President Duterte dahil alam naman natin, build, tapos pumasok pa ang pandemya. Isa pa yon sa dapat nating sinusolusyunan, mga tol. Pagtaas, lalo na mga bilihin, yun ang dapat, mga tol, na sinusolusyunan eh. Diba? Eh, ewan ko kung saan sila nakafocus lahat. Alright, so ikaw, ano masasabi mo, mga tol, dito sa mga video pinanood natin? Congrats ulit sa TVJ at sa Solid Dab Barkads. At syempre, eto nga ano, yung pagpasok ng ICC rito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.